isang gusali at abot sa 30 bahay ang nasunog sa lungsod ng Manila. At sa tindi na pinsala, posible raw na gumuho ang naturang gusali. Nakatutok si JP Soriano live mula sa Manila. JP, kamusta na dyan? Mike, hanggang sa mga oras na ito nga, ayan, hindi pa dinideklarang fire out ang sunog na gaganap dito sa May A. Rivera Street, Tondo, Maynila. At dahil dyan, Mike, tama yung nabanggit mo, isang four-story building ang pinangangambahang gumuho dahil rumupok na ang pundasyon nito. Bukod yan ay mahigit 40 bahay dinasunog at hindi naman bababa sa 3 sugatan at iba pang minor injuries ang naitala. Nagnangalit ang apoy sa nasunog na gusaling ito sa kuha ng isang residente pasado alas 11 ng umaga sa A. Rivera Street, Tondo Corner, Tayuman, Maynila. Isang warehouse ng payong at damit ang nasunog na gusali. Kaya naman kinailangan ng pumanik sa mataas na bahagi ng ilang bumbero para apulahin ang apoy. Dahil rumupok ang pundasyon ng mga nasunog na bahay at gusali, isang bumbero ang nabagsakan ng pader. Isang lalaki rin ang naiulat na nasugatan sa ulo. Ayon sa ilang residente, pasado alas 11 ng umaga nang magsimula raw ang sunog. Mahigit 3 oras na, may apoy pa rin sa 4 na palapag na gusaling ito. Pilit itong inapula ng mga bombero pero dahil delikado na rin, dumistansya na sila sa pagbobomba ng tubig. Ito na binabantay natin itong 4-story na building kasi nga medyo delikado. Nakita niyo na umusok pa. Pinapabantay na natin. Actually, nagpapasok na tayo ng mga kasama natin. Pinasize up ni Epi kanina. Sa gitna ng panayam, may narinig kaming bumagsak. 20 families. Agad pinalayo ang mga tao sa paligid ng gusali at inordona ng lugar. Ang mga madre naman na dapat sana'y magpapakain sa mga residente, sa mga nasunugan na ibinigay ang pagkain. Ayon sa BFP Manila, nasa 10 ang nasunog na bahay, pero sa bilang ng ilang kagawad ng barangay, nasa mahigit 40 bahay ang nasunugan, katumbas ng 200 pamilya. Isa sa mga nasunugan ng bahay si Ochi Confesor. Wala, ubus na po. Totally lahat. Yung buong compound namin. At Mike, hanggang sa mga oras na ito nga ay patuloy pa rin ang pagbobomba ng tubig ng mga bombero. Ang problema dahil nga baka gumibay ang gusaling yan ay hindi nila mapasok yung loob at meron pa mga apoy sa ilang bahagi ng gusaling yan. Kaya ang ginagawa ay patuloy daw ang pagbabasa sa pag-asang madeklara na itong fire out. At dahil nga maraming nasunugan, as usual, problema ng ating mga kapatid at mga kapusong nasunugan ang kanilang titirhan. Mike? Nilinawin ko lang, JP. Ang nasusunog na lang sa mga sandaling ito ay doon sa loob ng gusali. Wala nang panganib yan doon sa iba pa ng mga hindi naman nasunog pa. JP, gano'n ba yon? Tama, Mike. Ang nasusunog na lang yung ilang parte ng loob ng gusali. May mga namamataan silang mga maliit na apoy. Pero dahil hindi nga nila ito, pero contained na ito, Mike, sa ngayon. Binabasa na lang, patuloy na lang yung pagbabasa ng mga bombero para siguradong mapatay na. Ang problema, talagang nakita daw kanina, lalo na nung maliwanag, medyo marupok na yung gusali, kaya pinangangambahan din na baka gumiba ito, pero wag naman daw sana. May mga bumbero ba sa loob ng gusali, JP? Mike, kanina, nag-attempt sila na pumasok doon, pero kanina, narinig natin, nagsisigawan, pinalalabas yung mga bumbero dahil delikado na nga pumasok. Naglagay na nga ng cordon at bawal ang pumasok doon. From afar, doon na lang sila nagabubuga ng kanilang mga hose, fire hose. At yung mga tao, pinababawalan din lumapit sa paligid na yon. Merong katabing bahay at isa pang gusali, yung gusaling sinasabing marupok na. Kaya, ayun, nag-evacuate na rin yung mga nakatira doon, Mike. Maraming salamat, JP Soriano.